you fucking god. Let's watch this. Hello mga bangers, magandang umaga po. Ngayon mag-upload na naman tayo ng panibago nating video at dahil hindi tayo busy, ngayon magluluto po tayo ng ating special bihon. Special bihon. And then, ito po yung ating mga sangkap na gagamitin. Cabbage. 4 piece of carrots. 1 piece of onion. 8 piece of green chili sliced into small piece. 4 piece of garlic. And gizzard. 400 grams of gizzard. And then, kasi kung mas maraming vegetable, mas masarap. Ngayon, i-upgrade natin siya sa papaitan. Ito yung ating main recipe ngayon. Bihon di papaitan. Yun yung ating new discovered recipe today. I-try natin kung magiging successful yung ating craving satisfaction. And also yung ating new recipe dish na lulutuin ngayon. Tara na po mga bangers, magigisa na po tayo ng ating mga sangkap. Po mga bangers, medyo mainit na yung ating oil. Ngayon lalagay natin yung ating garlic. Then, next is ilalagay natin yung ating onion. Tignan natin na magiging golden brown yung ating onion bago natin ilalagay yung ating gizzard. This is it mga mukbangers. Almost golden brown na. Ilalagay natin yung ating 450 grams na portion of gizzard. Tignan natin nang lumubos yung ating gizzard. So, medyo matigas po ito ng pat na to. Manok. So, hayaan natin siya na lumabas ng kanyang moisture at magiging malamig na ito. Babalikan natin ang mga 10 minutes mga bangers. So, after 10 minutes mga bangers, lumabas na yung moisture ng ating gizzard. Ngayon, lalagyan na natin ng soy sauce. Dato po di, baka pwede nyo dyan. One fourth cup of soy sauce. Bangers, matapos natin lagyan ng soy sauce, lalagyan natin ng kanyang best partner, yung iodized salt. Konti lang kasi medyo maalat na yan. And then, 1/4 spoon of magic sarap. Bidang bida ka. Then after dyan mga mukbangers, ito na yung ating gagawing tubig ng ating bihon, yung papaitan. Mga mukbangers, kumukulo na yung ating mixture. Ngayon lalagyan natin yung ating 4 piece na carrots. And then ang susunod is yung main
main dish yung ating noodles. And then, hahalo-haluin lang natin yan hanggang sa mag-dry na siya, mga mukbangers. Yan yung simple dish. Hayaan natin siya na makulo, mga mukbangers. Papakuluan lang muna natin ng mga 10 minutes para magiging mag-penetrate yung lasa ng ating papaitan sa noodles, bihon, at saka yung mga other ingredients niya. Hayaan lang natin siya na kumulo, mga mukbangers, ng magiging nice yung taste niya at mag-penetrate lahat yung mga ating mixture. Babalikan natin after 10 minutes, mga mukbangers. Ito na, mga mukbangers, ito na kinalalabasan niya. Sabi nga nila, don't throw your waste. Kasi yung papaitan, leftover namin kagabi, kaya ginawa ko siya ng dish na magiging unique. Kaya gumawa ako ng aking original version of bihon di papaitan. Original version, no copyright. This is my original discovered dish today. Let's see the taste. Ito na po, mga mukbangers. Pagkatapos niyan, medyo okay na yung ating noodles. Lalagay na natin yung ating overload garbage. More vegetable. More vitamins and healthy. Ano po. Mga mukbangers, babalikan natin ng 10 to 5 minutes again. 5 to 10 minutes pala. Ready to serve na yan after 5 to 10 minutes. Mga mukbangers, after 5 minutes of cooking time process, ito na yung ating finished product for today. Our own version and own discovered and original recipe for today, called Bihon di Papaitan by originality of Sir Chef Jong in-house. Ito na yung ating finish product for today. Ito na yung ating bihon di papaitan, mga mukbangers. You will see the texture. Tsaka yung maalingaso yung amoy ng papaitan, tsaka yung mixture ng bihon na ingredients natin. Ang ganda tingnan pag maraming vegetable.
Tsaka favorite ko tong carrots tsaka cabbage. Kaya dinamihan ko ngayon. Dahil yan yung favorite na vegetable ko. Titikman natin mga kamukbangers. Samahan niyo ako. At dapat may kinakain kayo. At kung bago ka pa sa channel ko, please click the bell button below. And share and subscribe for more cooking tips update. Thank you and God bless you all. Keep safe po. Hello mga kamukbangers. Ito na po yung ating dish na ginawa ngayon. Tingnan niyo yung texture. Hindi masyado siya darker kasi nagmatch yung mixture ng ating papaitan tsaka yung minimize ko yung ating soy sauce para magiging equal yung kanyang taste sa bihon. Ito na po yung ating tuwalya ng ating papaitan. Ito po yung baga. Lumambot na lumambot. Napasarap niya mga mabar. Titikman natin yung ating noodles. Yung atay o. Atay ng kambing. Nawala yung anggo niya. Ito yung ating bihon. Ang sarap mga kambangers, ang sarap. The best recipe for today, I prefer. Kasi yung garbage, napakatamis. Yung carrot, napakatamis din. Parang, pag niluto mo sila na may halong pagmamahal, is perfect yung iyong dish. Kaya itong dish ko ngayon, I refer you, I guarantee you 100% na magugustuhan ng mga anak nyo to. Ito pwede pang negosyo, pwede pang occasion, affordable pa yung ating mga recipe dahil isang kwan lang. Isang kwan lang ginamit natin is chicken gizzard lang. I-minix lang natin yung ating papaitan. Actually, yung papaitan ko, leftover foods ko kahapon yan. Kaya hindi ko tinapon kasi ginawa ko siya ng aking sinama ko sa aking bihon ngayon. At nagiging success naman yung aking inisip na dish ngayon. Ang sarap niya mga mukbangers. Sinasabi ko sa inyo, hindi dahil ako nagluto, magugustuhan nyo to. Ito po, i-upload ko yung video ko sa aking channel. Ang full video ng aking recipe na to. Sundan nyo at bisitahin nyo po yung aking YouTube channel. At makikita nyo to, i-upload ko ang recipe na to at subukan nyo at mag-comment down below kayo sa aking channel kung anong lasa ng aking dish na ginawa. Originality dish. Sabi nga nila, original is the best way to success your life. Yun, kaya magiging original tayo lagi. Gagawa tayo ng sarili nating version ng mga food. Ito na yung aking successful food for today. Ang satisfaction ko nakikita ko dito kasi hindi masyado siya maalat yung noodles at nagmatch yung lasa ng papaitan sa ating noodles. Kaya dinikris ko yung ating soy sauce kasi kung dadamihan mo yun, hindi magiging fair yung taste niya kasi magiging maalat kasi lalaban yung soy sauce sa ating papaitan. Kaya yung ginawa ko na yun is dinikris ko siya at para maging fair yung taste niya. Ito po, nagiging successful po. Ang sarap mga kumbangers. 100% ang sarap. Sasabihin ko sa inyo, napakasarap. Subukan nyo na. Ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo at mag-comment kayo kung anong lasa nito. Maraming salamat po. Keep safe lagi. Sa panibagong araw, may panibagong pag-asa. Ang mga pagsubok na daraan, harapin mo at patunayan mo sa sarili mo na kaya mo. Tulad ko, lalabanan ko ang aking mga pagsubok. Sa pangalan ng sa Panginoon, siya ay yung aking sandigan at siya yung pinaka aking sandata. Maraming salamat po. Keep safe po. God bless you all.